October 9 ang pagpiestahan ng pagkakahuli sa aktor na si CUENCA. Kwento ni Police Brigadier General Matthew Bakay. Last night at about 9 PM, merong dumaan na sasakyan. And unfortunately, tinamaan ang sasakyan ng pulis natin. So nagulat ang mga personnel natin at hindi tumigil ang sasakyan. So hinabol ito ng mga pulis natin hanggang nakarating na sa area ng Pasig at saka dito sa show. Sa paghahabulan ay binaril ng mga otoridad ang gulong ng SUV ni Jake at sa kasamaang palad ay tinamaan tuloy ng ligaw na bala ang naghahanap buhay na Grab driver. Pero hindi lamang pala yan ang kabuuan ng pangyayari dahil ngayon lamang nagbigay ng side of the story ang kampo ni CUENCA tungkol sa kaganapan noong gabing iyon. Isang taong malapit kay Jake ang nagkwento ng side ng aktor. Ayon dito, galing si Jake sa kaibigan niyang si Paolo Avilino at nagkatsikahan daw sila at bonding. Tapos, nung pauwi na si Jake, may nadaanan siyang maraming sasakyang nakahinto. Tapos, pinapara siya. Hindi niya kilala kasi mga nakasibilyan, kaya hindi siya huminto. Pinatakbo niya ng mabilis, kaya nasagi niya yung isang sasakyang nakaparada sa kalsada. Doon na siya hinabol, ayaw niya huminto, kaya pinagbabaril yung gulong ng sasakyan niya. Tapos, nung may nakita siyang mga naka-uniformeng pulis na pinara siya, saka lang siya huminto. Nung huminto siya, pinababa siya. Chinek yung sasakyan niya. Wala namang nakita na illegal. Doon nang nalaman ni Jake na bypass operation pala ang nadaanan niya. Samantala, si Paolo Avilino naman na kaibigan ni Jake ay dumipensa rin sa kanya at sinagot ang tanong ng netizen kung lasing ba si Jake nung mga oras na yon. Sagot ni Paolo, drunk? No. Nakainom? Maybe. Nakasagasa ba? Nakasakit ng tao? Hindi. Walang malay na nagmamaneho papunta dito sa kong bahay dahil kaka-recover ko lang sa COVID. Ayon pa kay Paolo, maski siya ay tatakbo rin kung may papara sa kanyang mga di kilalang tao na nakasibilyan. Ayon sa netizens, normal lang ang naging reaksyon ni Jake, lalo pat delikado na ang panahon ngayon at hindi dapat basta-basta hinihintuan ang mga taong pumapara sa daan. Ngunit, narito ang statement ni PNP Chief Guillermo Eliazar tungkol sa ikinilos ni CUENCA noong gabi ng October 9. Now we understand the negative sentiments of our kababayan on this issue, but let us not forget why this incident happened in the first place. May isang motorista na imbis na humingi ng paumanhin at panagutan ang kanyang pagkakamali ay gumawa ng eksenang pang teleserye at pampelikula, hindi tumigil ng pinapapara. Being an actor and a public figure, he must set a good example for people who idolize him by owning up to his mistake and facing its consequences. Sa iyong ginawa, tinitiyak natin na mananagot ka sa mga bastos mo, hindi lamang sa mga pulis, kung hindi sa batas, with proper investigation at sa kawalan mo na disiplina sa sarili. Ipinaalam rin ni PNP Chief Eliazar na sasagutin nila ang lahat ng gagastusin sa ospital ng Grab driver na tinamaan ng ligaw na bala ng mga pulis at magbibigay rin sila ng financial assistance hanggang sa makarecover ito. Inilagay na rin ni Police District Police Brigadier General Matthew Bakay sa restrictive custody ang mga kasangkot na otoridad sa naturang insidente habang iniimbestigahan pa ang kaso.